So, ayan, mga idol, no? Yung tips ko pala sa inyo, guys, syempre, sa una, pag wala kapag makuhanan ng mga pisa ng mas mababang puhunan, so, maghanap ka lang muna ng mga bike shop na magiging, siguro, mag-inquire ka kung magkano ang wholesale nila sa dami ng bike shop. Mayroon at mayroon magbibigay sa'yo ng mababang presyo. And then kung wala ka pa talagang makitang supplier na butuhan talaga mababa ang puhunan, bili ka na lang ng pakunti-kunti sa mga bike shop na magbibigay sa'yo ng wholesale. And then kalaunan, makakahanap at makakahanap ka rin talaga kung saan yung mga warehouse. Tulad ko, nakahanap ako ng pinaka-warehouse, kinukunan talaga ng mga bike parts. And then ayun, nakakuha ako ng mura pa. Pero hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako ng mas mura pa na supplier. Hindi. Kasi pag mababa ang kuha mo, maaaring maibenta mo din siya ng mas mababa pa. Ngayon, kung mababa yung presyo mo dun sa, halimbawa, nagpo-post ka sa marketplace sa Facebook, malaki yung chance na ikaw yung pupuntahan ng mga kliyente kasi mas mura dun sa'yo. Paano ba ang labanan sa marketplace sa Facebook? So, ang ginagawa ko, i-share ko lang sa inyo. Halimbawa ito, pagbili ko nito, i-search ko kagad sa marketplace. Ita-type ko to, RD, Balisi Mano RD. Pag-search ko nito, kung ang lalabas nito eh, sabihin natin ang presyo doon, 2,000. Sa marketplace kasi mga idol, pababaan ang price dyan. Kung kalimitan doon, 2,000, sabihin natin, 2,200, 2,100. So, hindi mo pwedeng ibenta to doon ng 2,500 kasi pababaan sa marketplace. Eh. Kung ako yung kliyente, ako yung customer, siyempre doon ako sa mas mura. O ngayon, kung ang pinakamura doon nakita mo 2,000 and then may nakita kami doon 2,200, 2,100. So, kung pwede, habulin mo yung 2,000 price. Maaaring pupunta siya sa'yo. Yung customer natin, maaaring pipiliin ka talaga kasi mas mura ka. Tapos, kung kaya mo siyang ibaba pa sa 2,000, mas mainam. Pero, tingnan din natin kung magkano yung puhunan mo. Baka mamaya ibenta mo ng 1,900, puhunan mo mga 1,900 na din. So, sayang ang pagod mo. Babalance din natin. Kung sabihin natin ang puhunan mo is 1,700, ang bintahan 2,000, pwede mo sa ibaba ng 1,900, meron ka 200 pesos. Eh kung ang puhunan mo ay 1,600 lang, so mas maganda. Tutubo ka ng 400. Ganun lang. Tapos, meron din naman mga item, mga idol na mas malaki ang tutubuin mo. Nabawa ito mga upuan. Ganun pa rin ang proseso. Re-SOP na yan. Pag-check mo sa marketplace nito, kunyari ang bintahan niya is 400. Ito, saddle na to, ang bike. Kung ang bintahan nito is 400, may nagbibinda lang 450. O ngayon, ang puhunan mo dito is 150 lang. So, pagtingin mo sa marketplace, pag-search mo doon, na ganitong saddle, is 400 ang pinakamababa. Kahit mag-post ka doon ng 350, malaki pa rin ang kita mo. Sa simpleng upuan lang, kumita ka na ng 350 ang benta mo. 150 ang puhunan mo, may 200 ka na kagad. So, yung 200 mo, sa ganitong item lang, kumita ka na ng 200. At malaki yung chance na ikaw yung pupuntahan ng tao kasi ikaw yung pinakamura doon sa marketplace. Pero kung ang labanan sa marketplace nito is 300, eh puhunan mo 150. So, kung kaya mo pang ibaba doon sa 300, mas maganda. Pero ikaw yung pupuntahan. At ang, sabi ko nga, ang pinakamaganda na siguro nito, yung advice ng mga Chinese, 25% lang ang markup mo. So, kung 150 ang puhunan mo, times, ang 150, pag i- patungan natin ng 30%, magkano yun?
150 plus 30% o 195 lang. O isipin niyo mga idol, 150 yung puhunan mo. Kunyari lang, 150 yung puhunan mo. Pag plus 30% lang, 195 lang ang bintahan nito. O di, yung sinabi ko kanina na ibibenta natin ng 350, ang laki na lang tutubuin mo. Pero kung tutuusin, sa 30% markup, 195 pesos lang ang labas. O ngayon, i-check mo sa marketplace kung 200 ang bintahan sa marketplace, kahit ibaba mo pa siya ng 195 or 190, ikaw pa rin ang pupuntahan ng tao. Pasok pa rin tayo dun sa 30% na pato. Ayan, paiba-iba. Dito naman. Kung mamumuhunan ka nito ng 17, pwede mo siyang ibibenta ng kung labanan sa marketplace, 2,000. Pwede mo siyang ibenta ng 19. Meron, lamang ka na. May 200 pesos ka na. Pero kung ang labanan doon is mas mataas, pwede mo rin taasan to. Hanggat maaari, lagi tayong mas mababa. Yun yung labanan sa marketplace. At pag lumahan naman ang puhunan, di siyempre, tataas mo rin yung price niya. Worst scenario naman ito mga idol, kahit anong search mo sa marketplace, kung mataas talaga ang laban ay mas mataas yung puhunan mo din, ang baba ng bintahan sa marketplace, wala ka na talaga magawa. Ang iba nga, binibinta na lang ng pinakamura, mabenta lang, at least umikot yung pera. Yun lang naman ang technique, no? Kung inangkat mo ito ng 1.7, pero labanan sa marketplace, mayroon ng 1.8. So, ibibinta mo rin siya, mga gano'n, 1.8 lang din, or baka mas bababa pa nga. Kumita ka lang ng 50 pesos, okay na. Pabalik lang yung puhunan, and then, angkat ka ng ibang item. Siguro, hindi ka mo lang kukuha ng ganitong item pag mag-angkat. Kukunin mo yung madaling mabenta, and then yung sikreto naman dyan, pagka mag-replenish tayo ng mga items, kung ano yung mga mabenta, yun lang muna yung itagdag mo, and then magmay extra pera, saka pala magdagdag ng new item, may iba't ibang item. Tulad ko, ito mga bagong kuha, nakaraan naman wala to. So, ang mabilis sa akin, yung mga gulong. So, mas dinamihan ko yung gulong, iba't ibang size, iba't ibang brand. Ngayon, may marami na akong mga gulong, and then may pera na naman na kita, kumuha na ako ng ibang item. So, mas marami din akong item na hindi nakalagay dito, meron din sa may mga rack, nilagay ko yung mga item, and meron din sa taas. So, ayun. Siguro, ang pinaka the best pa natin sa data, mga idol, yung pagiging honest. Kailangan maging honest tayo sa customer natin. Hindi pwedeng mandaya tayo sa customer kasi hindi lahat ng pagkataon kikita tayo. Pinakalimbawa na lang. Ibibenta mo ito, kunyari ito. Ito kunyari na lang. Ito sa mano. Ibibenta mo. Tapos, sikunahan na pala ito. May gas-gas na pala. Natatanong yung customer, brand new ba yan? Hindi mo pwedeng sabihin brand new. Huwag ka magpanggap ng brand new. Sabihin mo totoo, sir, gamit na yan eh. Sikunahan, kaya ibibinta ko lang na mas mura. O, halimbawa, local versus original. May mga imitation na rin. Pag sinabi sa'yo na, original ba yan? Alam mo namang local yun. Class A lang yun. So, sabihin mo na ito to. Sir, ano yan? Bali, class A lang yan, sir. Pero matibay din naman yan. Ang isang halimbawa pa niyan, yung tungkol sa quality, yung binibenta mo yung kung hanggang saan ba yung kalidad ng item mo, sasabihin mo yung totoo. Hindi pwedeng mandaya para makabenta lang. Kasi, nakabenta ka nga sa una, and then pag nasira ka sa customer na yun, pagkakalat ka nun, sasabihin sa'yo, sabihin ng tao na yun, huwag kayong bumili dyan. Kaya ano yan? Ang binenta dyan, mga fake. Pero kung sinabi mo na, pagbili pa lang niya, ay sir, hindi original yan. Ano lang yan, class A lang yan, or clone,
clone lang yan or imitation, hindi ka masisira kasi alam niyang imitation lang yun. Lalo na sa Shimano, ang daming imitation. And then, kahit itong mga upuan na to, ang daming imitation ito. Ito, original ito na Belo. So, ang daming imitation nito. Class A, kumbaga. So, kung ibenta mo siya, kung alam mo, class A lang yan, huwag mo sabihin original. Kasi malalaman at malalaman nila yun. Nabenta mo nga sa kanya, and then later on, madaling masira. Sabihin niya kagad, ano ba yan, peke, pala yung nabili ko. So, ipagkakalat niya yun sa ibang tao. Pero kung honest ka, masira man yun, okay lang. At least alam niya, hindi original. At ang kagandahan naman doon, kung ang binita mo sa kanya, original talaga. Baka ito. Bibinta tayo ng original. Kahit mahal yung price, medyo pricey siya. Pag nasatisfied naman siya doon sa quality, babalik at babalik siya sa'yo. Ito medyo mahal ang benta ko nito sa marketplace. Mas mataas pa yung akin kumpara dun sa iba. Bakit mataas yung sa akin? Kasi malaki na rin ang angkat nito eh. Mahal ng puhunan. Siguro, hahanap pa ako ng mas mura pang puhunan na mas mapababa ko rin ang price nito. Sa ngayon, hindi ko pwedeng mababa sa marketplace. Kasi, wala na akong tutubuin. Hindi ko na kayang habulin yung mga nagbibinta doon ng mas mababa. Siguro, meron silang supplier na sobrang baba ang kuha nila. So, sana magkaroon din ako ng supplier na gano'n. So, bakit kahit mahal ang benta ko, nakakabenta pa rin ako? Kalimitan ang tanong sa akin ng customer. Sir, mas Kuya Alex, mahal naman lang sa'yo. May kausap ako, ganito lang ang presyo. So, ang pagiging honest, minsan talaga, ay, hindi sa minsan, lagi, palagi. Ang pagiging honest mo, magbubunga ng magandang, ano yun, magandang output. Halimbawa, masabi sa akin ng customer, ito, totoong experience ko. Kuya Alex, ang mahal naman ang sa'yo, bakit yung iba sa marketplace ang baba lang ng benta? So, sinabi ko yung totoo, sir, hindi ko na kayang ibaba sa ganun, sir, eh, kasi malaki kasi ang kuha ko niyan. Medyo mahal ang puhunan ko niyan. Hindi ko alam kung saan sila kumuha ng ganyang kamurang puhunan kasi imposible din mang hindi tumubo yan. Nag-markup din yan siya, sir, pero hindi ko alam kung gaano kababa yung puhunan nila. Ito, kaya ganyan na presyo ko kasi medyo mataas yung puhunan ko. So, pag maganda ang paliwanag mo, makukuha nila yung tiwala sa'yo. Kita mo, mahal ang benta ko, pero pinili niya pa rin. Hanggang sa magiging suki ko na. Marami na rin akong mga customer na hindi ko kilala. Ibig sabihin, hindi ko na magkagrupo sa bahay. Then, nagiging suki ko na later on. Kahit mahal ang bili nila sa akin, may tiwala na sila sa akin na hindi sila magpeke, hindi sila may scam. At isa pa, yung quality ng binibenta niya. Binibenta ko, sorry. Yung quality ng binibenta ko, bibilip sila doon. At ang kagandahan pa nito, ipagkakalat nila sa ibang tao yun na pag may mga kasama nilang bikers, magkatanong, saan ka nakabili niyan? Ang ganda naman yan. Ang tibay naman yan. So, maaari nila akong i-recommend kay Alex magandang item doon. So, ayan. Kahit mahal ang angkat ko, binili niya pa rin.